Pero mga kapanganap, nandito na naman po tayo sa inaabangan nating teleserye ang Abot Kamay na Pangarap. Ang nakaraan, gusto ni Doc RJ bumawi sa anak niyan si Annalyn, kaya nagpunta ito sa flower shop para bumili ng bulaklak para sa anak na si Annalyn. At saktong papunta din doon si Lynette, kung kaya't nag-cross ang landas nilang dalawa, kaya't nalaman ito na para kay Annalyn ang flowers na binibili ni Doc RJ. At sa stress naman, ang galing nila Doc Lyndon at Doc Annalyn. Ito na po, bumalik si Doc RJ para bibili ng bulaklak kasi pinigilan siya ni Lynette. At dinurog ito nito ang bulaklak na binili niya at lumabas ito, pero naisip niyang hindi siya patatalo dito kaya bumalik ito para bilhin talaga yung bulaklak at ibigay sa kanyang anak. At triple ang presyo kasi ayaw ni Lynette na bumili pa siya ulit. Kaya sinabi niya sa tindera na triple ang ibabayad niya kung kaya't walang magawa si Lynette. Kaya ginawa pa rin ng sales lady ng flower shop ang kanyang bouquet ng flowers. Ito naman si Moira. Panaytawag kay Robert at biglang lumintol at nagpanik ang lahat. Kasama sila Zoe at Annalyn, nabasag mga gamit at nagtakbuhan ang lahat ng mga tao at sabay tago sa ilalim ng misa. Samantala sa flower shop naman, kung saan nandun si Doc RJ at Lynette, hinila ni Doc RJ si Lynette sa ilalim ng misa para mag-cover. At pati na sa estrets, nagsitakbuhan ang lahat kasama na sila Giselle at Nico. Huli na ng mamalayan ni Lynette, nakasama pala niya si Doc RJ sa ilalim ng misa. At ito namang si Zoe, kasama pa yata si Annalyn. Nagsitakbuhan silang lahat at sa ilalim din ng misa nagtatago ang karamihan sa kanila. Malaki ang pinsala ng 6.5 na lintol kung kaya nag-aantay sila kung kailan sila marirescue at naghahanap sila ng lagusan para makalabas silang lahat. Na maging kalmado na, lumabas na sila Annalyn at kasamang doktor nito, pero wala silang makitang pintuan na lalabasan. At ito naman si Lynette, gusto na sana lumabas para puntahan si Annalyn pero pinigilan ito ni Dr. RJ. Si Zoe, pinunta niya si mami niya at nang marinig ang boses nito, sabay takbo dito sa kanyang mami at tinulungan ito. Ito naman si Annalyn, palabas na sana sila pero may humihingi ng tulong at tinulungan muna nila ito para sabay-sabay silang makalabas sana. Pero may aftershock pa kaya doble ingat silang lahat. Ito naman si Dr. RJ at Lynette, nagbabangayan pa rin kahit nasa ganun na silang sitwasyon. Si Zoe at Moira, palabas na sana sila na may humihingi ng tulong at gustong tulungan ito ni Zoe. Ayaw ng mami niya pero talagang nagpumilit ito at hinayaan nitong umalis ang mami niya. Patuloy pa din ang pagtulong nila Doc Annalyn kahit gusto na nila lumabas ng building. Ito naman si Lynette, gusto nang lumabas, panay na naman nila ni Dr. RJ sa kanya para bumalik doon sa ilalim ng misa sana para magtago, pero nagpumiglas ito at nagagalit. Na Doc Lyndon at Annalyn, niligtas nila pati ang mga bata para sana makalabas. At ito naman si Lynette, napapanik, gusto niyang puntahan si Annalyn. At si Doc Carlos naman, tinanong niya si Doc Lyndon kung nasaan si Zoe at sinabi na nasa loob pa, kaya pinuntahan ito ni Doc Carlos para hanapin. Bumalik si Moira kay Zoe at pinipilit ito na lumabas na sila at ayaw talaga na sumama ni Zoe kasi gusto pa talaga niyang tulungan ang na-injured. At naabutan sila nila Annalyn at Doc Lyndon sa ganong sitwasyon. Biglang takbo ni Annalyn sabay sabing Zoe at niyakap niya ito ng mahigpit at nakatats naman. Sa kabila ng pagiging maldita ni Zoe, mayroon pa din siyang kabaitan sa puso nito. At si Moira lang talaga ang lumalaso ng isip nito para maging masama. Abangan ang susunod na kabanata, guys. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you!